pagtigom diri sa kultura, sa batasan nato, sa pamanubuan, sa tanang tribo, sa tibuok Mindanao. Itawag ang Mindanao nga yuta saad, alang saad ang magbabaya ang Diyos. Panahon na nga buhurog kita sa atong katungod. 1,000 years, million years, karon lang yung itabo. Una ako sang iunahon ang ritual, ang seremonya sa ritual. Kaya seremonya na sa ritual, itawag ni customary, no? Muna nga natay gahom sa IPRA, through custom and traditions. Kaya balaod ni nga makasulat, balaod po ni sa dili makita nga panggobyerno sa itong Diyos sa magbabaya sa unang panahon, since time immemorial. Nag-iila karon sa Constitution in pursuant of Republic Act 8371 or IPRA Law of 1997. 97 pa kani nga balaod, pero since time immemorial ang giilaan nga balaod. Una ang kaso na ako nga giatubang sa illegal mining sa Cagayan Valley, sa Luzon, sa Santa Ana. Gisurot-surot ko sa NCIP. Tinan ko niya nga, taga Davao ka pala. Anong pakialam mo ng illegal mining dito sa Cagayan Valley? Ha? Abogado ako ng NCIP. Sinong gumastos sa iyo? At anong pakialam mo sa kaso dito sa illegal mining sa Cagayan Valley? Na ako nga, attorney, pwede abogado ako ng region to, ng NCIP. Sabi ko, attorney, pwede magsalita. Sige, magsalita ka. Pero na ang IBCB, na ang DME, na ang mayor, governor, illegal mining man to, DNR, MGB. Pindo talaga. Ingon na yun ako. Attorney, you are talking to the tribal governor on custom and tradition. Wala pa ang Republic of the Philippines. Kami mga dato na naghusay ng problema namin sa ancestral land. Cagayan Valley is ancestral land as per PD 410. Ngayon, may Republic of the Philippines, may Republic Act 8371. Ha? Kaya nalagay ka dyan sa NCIP. But your position, attorney, is to assist, protect the rights of the indigenous people. Ha? Kami muna mag-usap ang tribo. Pagka hindi namin kaya ang problema namin sa tribo, bago ang NCIP or any government agencies. Ako dapat magtanong sa attorney, bakit nandito ka? Problema pa namin ng tribo, mag-usap muna kami ang tribo sa problema namin. Ha? Pagka hindi namin kaya, the government agencies will assist protect the rights of the indigenous people. Nasabta na to. Attorney, pwede kita i-disbar for ignorance of the law, for intervening, although you are a lawyer of the NCIP. Kapila na nila ni gibuhat sa ako sa Grand Mincing Hotel, taga Malacañang, Attorney Jason daw siya. Gi-question ko sa akong authority, sa akong position, asa daw opisina na ako. Wala kang pakialam kung opisina na ako ilaw sa baliti, kay jurisdiction ako na. Diba? Ang nagkukura ni, kay jurisdiction mo na ito ni. Diba? Oh. Ingon din sa abogado sa NCIP dito sa region to. Tulungan mo na ako kung ma-promote ako karon siya ang regional director sa NCIP sa Region 3. Muna yung problema sa ato mga lumad. Lumad ka o dili ka lumad, niya ka sa ancestralan, musunod ka sa ipralo. Nga naman lagi ka ni mga mangkal diri nang apriso sa ipralo, nang apriso sa ilang ancestralan. Pero si Governor Cagas giluwas sa Iprano. Muna kita karong tribo, nagkaroon ta of jurisprudence sa Supreme Court. Ang tanang kaso nato, 72 hours lang, pagka dili nila ma-dismiss yung 72 hours, pwede makasuhan ang atong gobyerno o criminal o impeachable. Yes. Ang jurisdiction nato sa IPRA sa ancestral land, lahi sa jurisdiction ni President Duterte. Nana sa Constitution, the government, chapter 12, section 5 sa Constitution, ang Estado, ang State, ang government mag-assist, protect the rights of the indigenous people. Sa IPRA, pang-gobyerno sa tribo ng IPRA,
na since time immemorial. Yes, may go to po atalis na GGMA personnel. Apo, sige, sige. Muna nga, pagsugod na ito karun, magsugod doon sa misa kustumari do. Ha? Pagkatapos sa kustumari do, ritual kami, usa mo kamo mag-interview sa ako. Kay bisan pangutanan niyo sa langit, sa yuta, sa ilong sa yuta, sa makita, bili makita, tubagun ta mo, ayaw mo kawa diri, nga di matubag ang inyong problema. Kay ignorance of the law, excuses no one and no one is above the law. Dili na mo balik si Kristo, dili na mo balik si Rizal, si Muhammad, ang nagbalik aron sa ato, ipralo, balaod. Kay mo balik ang tao, dagang palakasan. Lakas man ko kay Rizal, lakas man ko kay Kristo, di ba? Diba? Pero ang nagbalik sa ato, balaod. Ignorance of the law, excuses no one and no one is above the law. Muna'y atong Ginoo karon, walay religion, walay politika ang tribo. Walay organization. The existence of Ephralo is the existence of divine intervention of our God. Ibalo na mo nga ang KAPA religious group. Walay si bisan kinsa makatanggal sa niamo sa ancestralan. Ang KAPA deputized sa tribal, federal tribal government. Gawas o mag-istorya tayo dito sa lugar na dili nato jurisdiction. Muna nga dili, kinangan wato tag Malacañang, Kongreso, kay Ipralo is Republic Act 8371 o Ipra Indigenous People's Rights Act. Muna bisag kubo rani, bisag laumra ta sa kakahuyan, this is jurisdiction. When it comes to jurisdiction, it's a divine intervention of God. Huh? Oh. Walay, kanilang balaod na di ka pwede mangutana. Dili ka pwede magreklamo. Kay balaod ni sa dili makita. Balaod ni nga mong makasulat. But it is existence on custom and tradition. Muna nga usa, tamagsugod ka ron, inform ta lang mo, na kaning gihimo na ito ka ron, is a practice of customary. Bago kayo magtanong, pagkatapos na mag-ritual, kay kami muna ang tribo mag-usap. Kami usa mag-istorya kung unsay pagbuot sa magbabaya sa Diyos an. Ang nangako sa ato, gitawag ang Pindanao ngayot ang saad, ang nagsada ni atong mga apo, ang mga diwata, mga kaumpuanta, na kaningi utang saad, matulpan ako kay President Marcos sa Malacañang pag-usaw na. Ipaulit ko niya diri. 1980 uwi ka doon na anak, hanapin mo ang pag-aralan mo ang batas ng tribo. Ano po yung batas ng tribo, sir? Yun ang batas ng Diyos na iniwan sa mga ninuno niyo, kaya tinawag kami na naon na rupang pangako. Kung itong matanda nito madala mo dito sa Malacañang, hindi na ako malis pagka presidente. Bakit, sir? Diyos ba yung matanda namin? He is not God, but He is gifted by God. Kaya amin din na tinawag na lupang pangako, ang labaw nga makagahom ang Diyos ang nangako, na luwason kita karon, lawas ka lago spirito, huwag ang kayamanan na to, itang tribo ang magharian. Indigenous rights ni Atader Karo. Pero itang tribo ang hari, unta tag-iya sa ancestral land, pero kaning mangkal family, mo na nga preso sa Ipralo. Maayon pa si Governor Gagas kay naluwas siya sa Ipralo. Kay ang kaso ni Governor Gagas, mastermind sa murder o droga. Pero nganong nakagawa sa prisuhan, gantuan ako na sa BGNP. Inano ko, Governor, tabangan ka sa Blaan tribe. Pero ang Ipralo akong gamiton, baka sakaling Ipralo. Isa yung baka sakaling Ipralo. Wala na initibo na nag-assert ang rights sa tribe. Ako na ang group. Ang makagawas ko. Abogado ko. Captain ko sa bar exam. Una muna ang makagawas ko. Pagkagawas ko, go, ginag ko niya, mag-istorya ka sa kapitulyo ko sa Kadlaw. Para ako sa, kung sa go. Eh, nakagawas ko, adili. Mag-istorya ta ko sa Kadlaw diha. Bisa pa ko sa Kasimana. Pakauna o inform ang Tlan Tribu, Blaan, Kaulo, o ganang bagobo nga nagboto sa imo nga nakagawas ka gumikan sa Ipralo.
dapat magpadala si Gobernur Kagas karon diri og kwan baka o pagkaon diri kay kamoy nagpagawas. Dili ako nagpagawas kay Gobernur Kagas, kamong tribo ang nagpagawas kay kaning gobernador sir is unseasonable as nagpili pa lang ako. Pero ang mangkal na nga priso diri sulod sa sisbalan sa Ipra. Una, guwapo kayo ni gitoyo ni sa Ginoo nga mahitabo ni aron mamata sa katas sa katotohanan nga sa katungod nato nga priso ta may panawali katungod sa ato mo pa natabangan sa Ibralo. If there is justice, there is God. No, walang justisya, walang Dios. That is my advocacy. Naroon lang natabangan ang tribo. Karoon na natabangan ang Christian Muslim nga pobre. Wala may nagreklamo nga kapa. Ngano nga matay gipantasuhan naman. Yeah. Itasuhan mo sunod sa sisralan. And this is lapses of Ipra. Lapses of Ipra is a criminal and impeachable to the government. Karoon nagritualo sa midiri. Unyag na yung mga gusto ninyo ipangutana sa ako, labi na sa media. Punta, di na gil mo mag-media-media. Full media na yun pa, ha? Mapangig lang gil ko. Dinios na yung ato. Ang illegal, dili na dinios. Ang legal, dinios na. Illegal ka sa gobyerno, illegal ka sa Diyos. Diba? Ano magkampuha po ng illegal mga activities ninyo? Pero ang KAPA is legal. Ay, i-deputize na sa tribal government of Kapa. Kung nakaroon, mananghit ni sa mga apo, sa four corners, sa mga hindi makita, sa itong mga puhan, kapasaylo ng gobyerno nato, kay ignorance o galo, excuses no one. Marunong ka bumasa o hindi, hindi pwede ignorante ka sa batas. Sa lahat ng communication nato, nakalagay ang constitution, ang IPRALO at Presidential Decree 400. Pero ako, pro-government ako kung legal. Pero kung illegal, hindi ako dyan pwede. Kay walay Ginoo mutabang sa ato, walay Dios mutabang sa ato. If it is illegal to government. Munang yun siya mahadlo ko kay Mona. Uy, ka nang illegal gani, huwag mahadlo. Ako nga legal, mahadlo ko. Ano mo, hindi ka nga ba? Isog na nga yun pa, nungkabon pang inyong mga isang bolt ninyo, kung kabon pa, kawatong natis, robbery, intrusion, illegal intrusion, trespassing, that is criminal, and that is impeachable to the government. Federal tribal government is recognized by the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Gobernador, a federal tribal government is a government within the government of the Republic of the Philippines. Kaya pro-government tayo. Pro-government. Karon kay pro-government kita, kasuhan ta. Dili ta makasuhan. Kaya balaod na itong isunod, since time immemorial, ang gobyerno na ito 100 years pa lang. Ang tribo, ang governance sa tribo, since time immemorial. Muna nga, makipaglaban kita nga wala kasuko, ha? Di ko gusto masuko mo sa presidente. Di ko gusto masuko mo sa mga government official. Kaya dili kita makadaog kung batukan nato sila sa kasuko. Ha? Sa problema nato, dili nato makita ang justisya. If there is justice, there is God. Muna ang atong Mindanao, yutang saan ang Diyos na nga kuhan. Justice yan. Ignorance of the law excuses no one. Muna, gusto na ako niya mo karoon, di ko gusto magdumot mo sa gobyerno, mga giana mo sa gobyerno. Di mo magdumot sa inyo sa tao. Bato ka na ito ni sa maayong legal. Di ko gusto mag-rally, matul pa ni Pastor Apolinario sa ako ng istorya mi. Mag-rally tagok, inako, binisaya ng rally. Binisaya. Itang tribo, walay rally. Dokumento tala. Dokumento. Tanaw na ako sa dokumento ni Lagasa. Ano mag-rally man ta ato maningang sisralan?
Kita'y magbuot sa ekonomiya nato dire. Kita'y magbuot sa security nato dire. Ang gobyerno, military, police, even the president, even the Supreme Court will only assist, protect the rights of the indigenous people. Itong pagmanifesto na ako, implementation sa EPRA, after 3 months, pag-submit ako sa Supreme Court, unsay gisulti ni Supreme Court Administrator, si Miles. Ipatawag ko, pagtuong messenger ko, naku ako si Gobernador Higiawan po. Ah, sabi ng secretary, interrogate ka ng Court Administrator. Hindi ko baan ko kayo, hindi baan ko abogado. 9 pages ko nang manifesto na ako. Pag-abot dito, yun siya nga, tinlog si sa table ni Miles. Are you Gobernador Higiawan? Pero, itong papel akong gigunita ang secretary. Are you also a dato? Yes, sir. Are you practicing customary law? Yes, sir. Receive the document. Ginan itong secretary. E di ni na i-receive itong dokumento kung hindi ko practicing customary law. Practicing customary law is a decision maker and a peacemaker. Mauna siya. Pag abot of 3 months, gi-court hearing ko diri sa Davao, sa Ikulan, sa NCIP. Region 11. Unian na sila akong kumpara. Eh, pag-abot ang invitation sa ako, technical conference. Pag-abot na ako sa NCIP, nangita ko conference room, ingon na itong nag-assist. Di, sa courtroom tayo, sir. Go. Courtroom. Technical conference. Ano courtroom, ha? Untag kung comfort room to, kay pwede kay kaihion ko. Courtroom. Hindi kay kubahan ko kay... technical conference, courtroom. Di, pag-abot dito, nag-abot ang Manila, nag-abot ang mga abogado, nag-abot ang mga director. Oh. 13 ba ito? Oh, 13? Oh. Katumbago lang hawa si Director Actor. Oh. Di, pag-abot nila, yung na itong presiding officer, marunong ka magdasal ng katutubo? Ako, kinamayo manobo. Kay kamayo manobo ko. Kamayo si pastor. Kamayo. Taga Bislig yan. Yeah. Ako taga San Agustin, Surigao. So kamayo ko nga dako. Di, sabi ko na. Marunong ka magdasal ng katutuwin ako po. Tapos National Anthem. Pagka National Anthem, nalingkod mi. Nalingkod siya sa presiding, sa office, sa inyong doon. Pagunit niya itong martilyo, pag anan niya ako, excuse me, ito na. Nakana siya tumiyak martilyo. Nako, excuse me, attorney. Nababasa mo ba itong sulat mo for technical conference? Ha? Dapat sa conference room tayo, attorney. Bakit courtroom ito? Anong jurisdiction ng NCIP or any government agencies? Even the Supreme Court, attorney, walang jurisdiction mag-hukum sa akin. Pagka hindi ka bababa dyan sa upuan mo, ngayon din, padisbar kita for ignorance of the law. Ah, basta ba itong mga direktor, mga NCIP, ng gawas, ng sit, ng supportahan. Ang gawas ito. O, oh, Atty. Vergara. Pag abot niya dito, yung dool sa ako, yung sa Atty. Vergara sa ako. Mag-usap na lang tayo off the record. Ha? Go. Dato, kung saan itawag niya sa ako. Pati off the record, na sikita CCTV camera. Diba? O, oh. 3 months after, na-receive na ako ang disbarment trial. Nagahilak-hilak kong yung misis dito sa pisina na ako sa bahaya. E na ako, ignorance of the law excuses naman. Ha? Kahit marunong ka, makantigo ka, mubasa, musulat, hindi ka kantigo, mubasa, musulat, hindi mo pwede na ignorante ka sa balao. Muna agree, gusto na ako nga ang problema karon sa KAPA, agio nato sa mayong isip o mayong kasing-kasing. Kay mo ra ni makatabang sa ato sa tribo. Hindi di nato dadon sa kasuko. Daga na kadugo nga ang KAPA gi paundang na sa gobyerno nangalipong nangamatay na. Ayaw magpasalamat mo kay di ni nato makita ang tabang sa Ginoo sa ato. Acceptance of reality. Ayaw mo kahadlok na yung kwarta na hindi mawala na, maibalik na. Kay na'y balaod, magbigay of justice sa inyo. Nagkanagoon hindi mabalik, ipandungkab na. Mga, ayaw mo kagoon. Kay na insurance na. Ang insurance magbayad, anak.
dili si pastor. Ulat-ulat mo. Kay ang gisulat ako sa Supreme Court, in 72 hours, i-dismiss ang kaso sa tanan kapa. Pagka dili ma-dismiss ang kaso sa kapa in 72 hours, isunod na ako, impeachment na. Salamat, umayon.